yung kalaban ko yan. Pag matamaan ko yan, putol ulo yan. John Riel Cuadro Alas Casino. The Beast Saul Sanchez. Sa wakas, napapalaban na rin ang maituring na pinakamaangas sa Philippine boxing na si John Riel Casimero. Umabot ng 9 buwan ang paghihintay ng mga fans ni Cuadro Alas matapos ang kanyang huling laban na nagtabla kontra sa hapon na si Yokinori Oguni na naganap sa Japan. Makakaharap ni Casimero ang WBO Latino champion na si Saul Sanchez ngayon Oktobre 13 sa Japan na binansagang The Beast dahil sa bagsik nito sa ibabaw ng ring. Dala ni Sanchez ang record na 21 wins, 3 losses at 12 knockout na pambato ng California. Hindi ito pipitsuging kalaban si Sanchez dahil bumiktima na ito ng 2 Pinoy na si RV Dinyega at King Arthur Villanueva sa pamamagitan ng unanimous decision. The Beast! Saul Sanchez! Lumabang na rin si Sanchez sa World Championship, ngunit natalo lang ito via desisyon kontra sa WBO champion sa Australianong si Jason Moloney sa laban na naganap sa Canada. Habang si Casimero ay isang 3 division world champion at huling naging world champion nang tinalo nito si Zolani Tete sa pamamagitan ng technical knockout sa round 3 sa laban na naganap sa Utilita Arena sa Birmingham. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls. Mula sa panalong ito, nakatakda na sana ang laban ni Casimero kontra kay Naoya Inoue, ngunit na-cancel ito dahil sa COVID-19 pandemic. Sa huling laban ni Inoue, napabagsak ito ni Luis Neri, bagamat napanalo nito ang laban, lumabas sa isipan ng mga fans ni Casimero. Na paano na lang kung si Casimero ang nakapabagsak, kay Inoue tatayo pa kaya ito? Upang hindi masayang ang pag-training ni Casimero sa Amerika dahil sa pag-aabang kay Inoue. Itinapat nila ito sa isang kilabot na knockout artist ng Africa na si Duke Mika na may 24 na panalo, walang talo at 19 knockout, alias Babyface Terminator, dahil sa lakas nito at tulis ng mga suntok. At talagang nagbanta pa ito na babawiin ang belt ni Casimero. Yeah, this is my dream, you know. This is what I've been looking for, you know, because I know he's a good boxer and this is what I'm fighting for and I'm going to bring the title back home to Ghana. Ayun naman kay Casimero, hindi takot, kundi galit ang kanyang nararamdaman kay Mika. At ito ang sasalo sa kanyang galit kay Naoya Inoue at Bob Arum. Paano mo kayo Mika? Kawawa to si Doc Mika kasi siya yung mapagbibigyan ng galit ko sa ano binigay nila ni Bob Arum sa akin kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas, mag 8 months, 9 months na ba? Muntik na magiging isang taon. Ano na 'yun? Kaya si Mika talaga yung ano, yung masasalo niya lahat yung galit at saka inis. Sa laban na naganap sa Mohegan Sun Casino sa Uncasville, United States. Sa pagbungad ng round, sinalubong na kaagad ni Mika. Solidong suntok na kaagad ang pinakawalan ni Mika. Ngunit parang hindi nasaktan dito sa Casimero. Mapaatras si Mika pag umatake na itong si Casimero na parabang ramdam nito na kakaiba ang lakas ng Pinoy. Naging mainit ang palitan ng mga malalakas na suntok dito sa round 2 na parabang wala na silang plano patagalin pa ang laban. Marami ng malalakas na suntok na naipatama si Mika, ngunit mas lalong ganado na umatake si Cuadro Alas. Sa puntong ito, medyo hindi na alam ni Mika paano depensahan ang mga pinakawalan ni Casimero, kaya napaatras na lang ito pag umatake na si Cuadro Alas. Ah!
Mula sa malakidlat, sa bilis ng suntok ni Casimero, bagsak ang Aprikano, ngunit tumayo pa ito at nagpakita ng tibay. Gusto nang pabagsakin ulit ni Casimero itong si Mika dito sa round na ito, ngunit matigas din ito at nagawa pang naglabas ng dila na parabang sinabi nito na hindi siya nasaktan sa suntok ni Cuadro Alas. Sa ikatlong round dito na winakasan ni Casimero itong matigas na Aprikano. Mula sa malakas na uppercut ni Cuadro Alas, bagsak si Mika at dito na nagpasya ang referee na itigil na ang laban. Nakuha ni Casimero mga tol ang tko na panalo sa ikatlong round at nadepensahan ang titulo. Sa inyo namang palagay kung natuloy ang laban ni Casimero kontra Inoue, sino kaya ang mananalo? Pag-usapan na lang natin yan sa baba. At suportahan natin si Casimero ngayong Oktubre 13 kontra kay Sanchez na gaganapin sa Japan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.